Hi! Kamusta sa inyo lahat? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung yung pera ba nakakabili ba ng kasiyahan, ng happiness. Pero bago ang lahat, sasabihin ko na agad yung conclusion. Yung pera, nakakabili siya ng happiness, pero may certain limit lang siya. At meron din itong mga epekto in the long run. At ngayon naman, i-explain ko kung bakit ganun yung naging conclusion ko. Generally, sa buhay natin, meron tayong mabubuong dalawang klase na problems. Merong life problems, merong money problems. Yung life problems, ito yung mga happiness, ito yung fulfillment, ito yung love na dine-desire ng bawat isa sa atin. Yung money naman, ito yung bahay, pagkain, kalusugan, or kahit anong mga bagay na pwede natin mabili ng pera. Ang definition naman ng happiness ay ito yung state ng pagiging happy or pagiging nandun yung mood mo sa above normal. So for example, pag nagkaroon ka ng bagong gamit, nandun yung mood mo sa above normal. Masaya ka, nag-enjoy ka doon. O kaya naman pag nagkakasayaan kayo ng mga magkakaibigan nyo, nandun yung mood mo sa above normal. So ibig sabihin, masaya ka. Pag below normal naman, ayun naman yung balungkot. Pero bago mag-make sense lahat ng mga sinasabi ko, kailangan muna natin maintindihan yung salitang hedonic adaptation. Ito yung pangyayari sa mga tao na kapag nakaka-receive tayo ng mga extreme level of happiness or loneliness, ay bumabalik tayo eventually sa regular state, sa normal state na kung saan tayo nagsimula. Despite sa mga positive changes or negative changes na meron tayo sa buhay natin. Para mas luminaw ito, magbibigay ako ng real life example. Ako dati, meron akong cellphone na Huawei Nova 2 Lite. Ayan, tapos lumipat ako sa iPhone 6. Nung una ko matanggap yung iPhone 6, nag-enjoy ako, syempre. Masaya ako kasi unang-una, iPhone ito, wow, di ba, bigatin, pampapogi. So hindi ako nagsisisi na nagpalit ako ng cellphone. Na-enjoy ko talaga yung paggamit ng iPhone 6. Pero tumagal, parang naging normal na lang sa akin yung paggamit ng iPhone 6. Nagsawa ako dito at nag-upgrade ako sa iPhone 6S. Nung unang lipat ko sa iPhone 6S, nag-enjoy ako syempre. Dahil marami tong upgrades mula sa iPhone 6. Tulad ng mabilis na fingerprint, tulad ng 3D touch sa screen, at marami pang iba. Mas mabilis pa siya. Pero nung tumagal na yung panahon, after ng ilang months, hindi na ganun kasaya ako sa cellphone na meron ako. Yung iPhone 6S na ginusto kong upgrade mula sa 6, or kahit yung iPhone 6 lang na ginusto kong upgrade mula sa Huawei Nova 2 Lite. After ng ilang months, after ng ilang days, nawala na yung excitement, nawala na yung ganong level ng happiness. Pumalik na lang siya sa normal. At dahil nasawa ako sa iPhone 6S, ginusto ko ulit mag-upgrade sa iPhone 6S Plus. At doon nagpatuloy yung cycle ng gusto kong mag-upgrade na mag-upgrade. Pero in the end, bumabalik ako sa normal. Nangyayari ito sa lahat ng tao, hindi lang sa akin. Dahil tayo, sa lahat ng mga natatanggap natin sa buhay natin, lahat ng mga bagay na nagkakaroon tayo, or kahit hindi mga bagay, mga pangyayari, nag-a-adjust tayo based doon sa naging experience natin. Nung dati, akala mo ito lang yung buhay mo, nung nakaranas ka ng mas magandang buhay, nag-a-adjust yung standard mo papunta doon sa buhay na yon na experience mo na mas maganda. At yung experience na yun na mas maganda, yun na ulit yung nagiging normal state mo. Na kahit gaano kaganda yung naging magandang experience para sa'yo noon, yun na lang yung naging normal sa'yo. Na magiging stable na lang siya, hindi na siya ganun masyadong ka-enjoyment. Although minsan na mapapaisip ka na mas maganda pa rin yung buhay mo ngayon kaysa sa noon. Pero at the same time, yung emotions mo wala na masyadong ganong impact sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Na parang normal na lang din tulad dati. So kahit anumang gusto mong bilhin, maging gadget man yan, maging bagay man yan na pampaganda ng kwarto mo o ng bahay mo, kahit anong mga klaseng gamit na naiisip natin na mag-improve sa buhay natin. Pwede nga ma-improve yung buhay natin or pwede natin ma-experience yung happiness o yung hit ng dopamine na hinahanap ng katawan natin. In the end, mag-a-adjust yung sarili mo doon sa magandang experience na nakuha mo and eventually, magiging normal na lang sa'yo yun. Hindi ko naman sinasabi na huwag na tayo mag-gain ng mas maraming pera. Hindi ko naman din sinasabi na huwag na tayo bumili ng mga kahit anong bagay na na-feel natin na gusto natin, magsasawa din naman ako dyan. Kung gusto mong mag-exceed sa buhay, okay lang na mag-gain ng maraming pera. Kung gusto mong bumili ng kahit anong bagay na tingin mo magpapasaya sa'yo or mag-i-improve ng buhay mo, ikaw bahala dyan. Ang gusto ko lang sabihin na sa lahat ng mga cravings na meron tayo, hindi tayo mafulfill nito. Pwede tayo maging masaya in the meantime, or sa oras na yon na meron tayo, pwede tayong mag-enjoy doon sa oras na yon. Pero in the end, malileft unfulfilled ka. Kaya kung gusto mo i-satisfy yung cravings mo, ikaw bahala, gawin mo kung ano yung gusto mo. Pero i-expect mo na in the end, hindi yan tumatagal. Hindi yan mananatili sa'yo. Hindi yan makaka-fulfill sa'yo. Hindi yan tatagal sa buhay mo na magpapasaya sa buong buhay na meron ka. Yes, pwede natin gamitin yung pera pampa-improve ng buhay natin, pampadali ng buhay. Pero kung kasayahan yung hanap natin, hindi natin makukuha yan. Walang kasiyahan na
pang matagalan ang makukuha natin dito sa mundo. Kung gusto mo maging tunay na masaya, kay Lord mo lang yung makukuha. Kaya kung nagustuhan mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, isend mo sa ayaw mo. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye!